Mayor Brian Lim, pangaminamahal kong kapatid kay Kristo. Tinanong po ni Pilato ang Panginoon, "Hari ka ba?" Sapagkat hindi makita ni Pilato na hari iyong kaharap niya. May balakid sa kanyang mata. May rumis sa kanyang puso, kaya hindi niya nakilala na ang kaharap niya ay hindi lamang hari ng Israel, hindi lamang hari ng mga Hudyo, kundi hari ng sanlibutan. At sa halos pagtatapos ng taon, pinaparangalan natin si Kristo bilang hari ng dagupan, hari ng Pangasinan, hari ng Pilipinas, hari ng buong mundo, hari ng buong sanlibutan. At sabi po ni San Pablo, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat tayo ay dadapa sa harap ng Panginoon upang siya ay sambahin. Sa kapistahan ni Kristong Hari, sinasabi natin na lahat-lahat dapat ibigay natin sa Kanya. Lahat-lahat ng tao, lahat-lahat ng lugar, lahat ng lahat sa atin. Everybody, everything, everywhere, every time must be submitted to Christ. At kapag pinag-usapan ito, lalo na ngayong kapistahan ng Kristong Hari, ay papasok na naman yung paborito kapag eleksyon, separation of church and state. Tanong po, dapat bang may separation of church and state? Dapat. Yes, 100%. Pero, meron bang separation between God and man? No. Separation of church and state? Yes. Separation of God and man? No. Because when man is separated from God, we will be lost. Kapag inihiwalay ang tao sa Diyos, pupulutin tayo sa kangkungan. Bakit? Sapagkat kaugnay lang ng Diyos, nagkakaroon ng buhay ang ating buhay. Sapagkat kung wala ang Diyos, humihinga ka pa, patay ka na. Eh, Father, marumi ho yung politika, huwag na kayong pumasok. Eh, Father, marumi ho yung negosyo, yung pera nga ho, marumi. Eh, Father, ganyan na ho talaga ang kaugalian ng Ilocano. Ganyan na ho ang kaugalian ng Bisaya. Ganyan na ho ang kaugalian ng Pilipino. Huwag na ho nating pakialaman. Kaugalian na po yan. Mga minamahal kong kapatid, marumi yung politika, marumi yung negosyo, marumi yung mga kaugalian sa makatuwid, hindi na papasukin ng Panginoon. Sasagutin ko yung tanong sa pamamagitan ng isang sinabi ni Santa Teresita. Nang siya po ay maliit na bata at pinapakilala sa kanya ng kanyang matandang kapatid, ang Diyos, ang kasalanan, ang awa ng Diyos, pinaliwanag sa maliit na Teresita kung ano ang impyerno. Ang turo sa kanya, ang impyerno puro apoy. Sa impyerno puro galit ang tao. Sa impyerno walang nagmamahal. Sa impyerno walang kumikilala sa Diyos. Yun ang impyerno. Sabi ni Teresita, walang kumikilala sa Diyos? Walang nagmamahal sa Diyos sa impyerno? Oo. Sabi nung bata na naging santa balang araw, gusto kong pumunta sa impyerno. Bakit? Para sa impyerno, kahit meron man lang isa, may magmamahal sa Diyos. I want to go to hell so that in hell, there will be at least one soul to love God. Because I want God to be loved everywhere, even in hell. Balik tayo sa tanong. Kung marumi ang politika,
huwag na nating ipasok ang Diyos para huwag dumumi ang Diyos. Madudumihan ba natin ang Diyos? Kung marumi ang pera, huwag na nating gamitin para sa Diyos kasi baka mahawa ng virus ang Diyos. Ma-infection ba ang Diyos? Kung talagang marumi na yung kaugalian at yung pagmumura ay kasama na sa kaugalian, ugaling Ilocano, ugaling Bisaya, ugaling Tagalog lang po yan. Kung marumi na nga yung bibig, ibig sabihin, huwag na nating ipahipo yung bibig na yan sa Diyos kasi kaugalian lang naman yan. Mga minamahal kong kapatid, magsalita sa ating Santa Teresita. Pabayaan nating buksan kahit maliit man lamang na pagitan upang makapasok ang Diyos sa politika, upang makapasok ang Diyos sa negosyo, upang makapasok ang Diyos sa kaugalian, at upang mahipo ng Diyos ang lahat, at ang lahat ay mabilang sa paghahari ng Diyos. Anong simbahan ang gusto natin? Anong Kristiyano ang gusto natin? Gusto natin simbahang malinis sapagkat malinis ang Diyos. Gusto natin simbahang marangal, simbahang banal sapagkat marangal at banal ang Diyos. Subalit, ang banal, ang malinis at ang marangal ay hindi nangangahulugan na hindi na makikialam. Sapagkat ang Kristiyanong walang pakialam ay Antikristo. Sapagkat kung hindi tayo pinakialaman ng Diyos, maliligtas ba tayo? Kung sinabi ng Diyos, maginhawa naman ang buhay ko dito sa langit, bahala na lang kayo dyan sa lupa, total taksil naman kayo sa akin, at hindi tayo pinakialaman ng Diyos, maliligtas ba tayo? Magkakatawang tao ba si Jesus? Ang totoo, ang unang pakialamero ay ang Diyos. Nakikialam siya sa buhay ng tao sapagkat siya ay nagmamalasakit, nagmamahal sa atin. Ang totoo, kapag tayo ay naging Kristiyanong walang pakiramdam, ay patay ang simbahan at ang Diyos sa ating buhay. Sapagkat tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng damdamin. Tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng kakayanang masaktan. Kaya nga, umiinom tayo ng biogesic kapag masakit ang ulo. Kaya nga may anesthesia kapag inooperahan. Kasi natural sa atin ang masaktan. Pero hindi lamang natural sa atin ang masaktan, dapat natural din sa ating masaktan kapag ang kapwa ay nasasaktan. At kung kapwa ay nasasaktan at wala pa rin tayong pakiramdam, hindi si Kristo ang hari mo. Kapag ang kapwa mo ay nagugutom pero wala ka pa rin pakiramdam, hindi naghahari sa iyo ang Diyos. Sapagkat ang Kristiyano ay dapat na makialam, ang Kristiyano ay dapat na makiramdam, ang Kristiyano ay dapat na magmahal, at ito ay tanda na si Kristo ay hari ng ating buhay. Kristiyanong walang pakialam, Kristiyanong walang pakiramdam, yun ba ang gusto nating simbahan? Kapag ang simbahan ay naging walang pakiramdam at walang pakialam, nagtaksil na siya kay Kristong hari. Sapagkat ang tunay na kumikilala sa pagkahari ni Kristo ay nakikialam sa lahat, sapagkat walang anumang bahagi ng ating pagkatao na hindi maaaring pasukin ang grasya ng Diyos. Itigil natin ang paniniwalang marumi ang politika. Kaya rang lumurumi ang politika ay sapagkat ini-etsapwera natin ang Diyos. Itigil natin ang paniniwalang ang negosyo ay panlalamang sa kapwa. Sapagkat kaya lamang nagkakaganon yon ay sapagkat pinalalabas natin ang Diyos sa negosyo. Itigil natin ang paniniwala na kaugalian lang po ito, tanggapin na lang natin. Sapagkat kapag tinanggap mo si Kristo, pati na kaugalian mo ay dapat mo na rin baguhin upang maging kaugali ka ni Kristo. Nung kami po'y maliliit na bata, tinuruan kami ng aming mga magulang, huwag kang lalabas ng bahay nang wala kang panyo sa iyong bulsa, sapagkat ang panyo ay tanda ng kagandahang asal. Subalit,
dagdag din ng aking tatay ay huwag kang lalabas ng bahay nang walang rosaryo sa iyong bulsa, sapagkat ang rosaryo sa iyong bulsa ay tanda na ikaw ay marunong magdasal. Asal at dasal. Yun ang paghahari ng Diyos. Kaya nating magdasal kay Kristong Hari. Payag ba tayong magbago ng asal para din sa Kanya? Madaling magdasal, pero ang pagbabago ng asal ang tunay na sukatan. Ang dali-daling magdasal, napakahirap baguhin ang asal. At kung si Kristo ay talagang hari, ang dasal at asal para sa Kanya.